Ayun guys, isa na namang video na ating panonoodin sa ating reaction ngayong gabi. Panoorin natin to guys para sa dagdag kaalaman natin, para natin malaman kung ano na ang update sa ating hinihintay ng matagal na second trans suspension at social universal social pension na 1,000. Kaya guys, lahat ang marami ang nagkomento na ang bagal ng takbo ng pamalakad ng ano si NEC si DSWD. Observasyon at komento na pag-asa umano'y mabagal na pagkilos ng National Commission Senior Citizen or NCSC. Sa darating na January 2023 ay official na inilipat sa NCSC ang pamamahala ng pamimigay ng cash assistance na currently ay DSWD ang humahawak. Atin pong panoorin ang naging usapin tungkol dito. Panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Ang National Commission of Senior Citizens ay bunga ng collective effort na aming party list, ang Senior Citizens Party List. Mga miyembro na ika-17 kongreso, mga senior citizens organizations, at former speaker and president Gloria Macapagal Arroyo and former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay sinulong at inilaban namin dahil alam namin ang hirap na pinagdaraanan ng ating mga senior citizens na madalas ay nakakalimutan ng malalaking ahensya na ating gobyerno. Madalas ang ating pangailangan ay nahuhuli at nangamamatay na lamang tayo ay hindi man lamang natin makuha ang benepisyo at pribilehyo na nakalaan sa atin ng batas. Kaya po, I aspire to have a special government agency that will advocate for and protect the rights and welfare of our senior citizens. Sa kabutihang palad, sa tulong ng aming dugo, pawis at luha, ay nais sa batas namin ang National Commission of Senior Citizens noong taong 2019. At sa lahat ng mambabatas na naipasa ng aking opisina, ito ang pinaka-importante sa akin. Sapagkat alam ko na ito ang magiging haligi sa lahat ng dagdag benepisyo at pribilehyo na ipinaglalaban namin dito sa Kongreso. Na kung hindi maayos ang pagpapatakbo nito, ay baliwala ang lahat ng mga batas na pinagpapakura namin ni Chairman Karaps dito. Alam po ng komisyon ang lahat ng tulong na inabot ng aking opisina para lamang maisaayos ang ating komisyon. Ang nakakalungkot po, mula nang nagsimulang tumakbo ang komisyon sa pagka-appoint ng ating chairman ay hindi pa rin maramdaman ng ating mga kasamaang senior citizen ang presensya ng komisyon. Sa 2 taon na kung kailan ang komisyon ay nagsimulang tumakbo, mula noon, 2 pangulo, 2 sekretary ng DSWD, 2 milyonaryo na ang nadagdag sa hanay ng ating mga senior citizens. Pero hanggang ngayon ay mayroon lang tayong napanghahawakan na may nangyayaring transisyon mula sa DSWD papunta sa komisyon ay isang memorandum of agreement lamang na pinirmahan ng ating Pangulong Duterte noong June 29, 2022, isang araw bago bumaba ang ating Pangulong Duterte. Wala pa rin itong isang cohesive na programa para sa ating mga seniors. Wala pa din tayong opisina na ay maipagmamalaki
wala pa din tayong mga tao na tutugon sa mga karahingan na idudulog ng ating mga senior citizens. Mas binigyan pa ng pansin ang gathering o outtaking ng paboritong asosasyon ang Senior Citizens Welfare Association or SWAP. Habang ako, gusto ko bang laging kumilos, sumuporta kumilos sa komisyon, ay kailangan kong kumilos kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob nito, kung bakit napakabagal nitong gampanan ang bandato ng ating batas. Kahit po gusto ko bigyan ang komisyon ng oras na hanapin ang sagot sa kanilang problema, ay hindi ko naman po pwedeng gawin. Kasi ngayon po, 12 milyon na ang senior citizens na umaasa sa komisyon. Kada oras, buwan, linggo at minuto na nadidelay po tayo sa pagsasaayos ng komisyon, ay milyon-milyon po sa ating mga senior citizens ang lalong nahihirapan dahil dito. Kaming mga senior citizens ay hindi na pwede pang mag-antay ng ilang taon para lamang matugunan ang aming mga pangangailangan. Kaya po, with all due respect, I launch this investigation because I hope that when we conclude our investigation, we will be able to find the real cause of the problem plaguing the National Commission on Senior Citizens. Ang NCSC po ay para sa ating senior citizens. Hindi po ito National Commission for Favored Senior Citizens Organization. Hindi po papayag ang representante ito na ang komisyon ay imanapula ng ilang tao, ilang grupo para lamang sa kanilang pansariling interes. At hindi po ako papayag na magamit ang Senior Citizens Commission sa ambisyong politikal. And I promise that whatever and whoever the problem is, we will use all the powers available to us to cure it and give our senior citizens the service they deserve since 2019. Maraming salamat. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Ayan, guys. Oh, ayan guys. Narinig na natin ang mga balita tungkol sa senior citizens kay Representative Ordanez. Ang mga problema sa NCSC. Kaya, guys, hanggang dito na lang tayo. Pero bago tayo maghiwalay, magtapos, subscribe muna natin si Tita Ida, ang kanyang channel, Tita Ida channel. Like and subscribe para updated ka sa mga lahat ng mga video niya, para malaman niyo ang mga balita dito. Kumpleto si Tita Ida sa mga balita tungkol sa senior citizen, kaya dapat i-subscribe natin siya at panoorin ang lahat ng video. Kaya salamat guys, thank you for watching.